Kumain niya sa isda. O, isipin ninyo yan, ha? Laboratory ng droga. O, nasa mismong... Hello mga lods, kumusta po? Kung mapapansin po ninyo, andito po tayo sa simpleng Malaparaiso, dito po sa Vietnam. Yan po siya. Yan o. Oh, may body pa ako na namiminwit. Yan po. Simple lang po itong tanawin na to. Pero makaka-relax ka kahit pa paano. Sa mga problema, ganyan. Dito po ako tumatambay mga lods. Yan. Kasama ko namiminwit. Dito po to sa Vietnam mga lods. Yan. Napansin ko lang po. Mga lods, yung pamain niya ito oh, tingnan niyo. Pamain niya. Yan oh. Pamain niya. Yan oh. Pamain niya sa isda. Well, bro. Say hi. Ito ang tambayan ko rito. Yan. Next time mga lods, mamiminwit tayo rito pang ulam. Maganda rito mga lods sa gabi. Pagabi. So ayun mga lods, dumako naman tayo sa usaping politika, pula, ha? Nabubulol ako. Dumako naman po tayo sa usaping politika. Ito mga lods, real talk to, real talk. Nasa Saudi pa ako noon. Sa totoo lang po, wala po kong ka-interest sa politika. Usaping politika. Real talk to mga lods ha. Real talk. Nandahil po kay Pangulong Duterte. Nagkaroon po ko ng interest. Ewan ko ba? Parang pasok na pasok siya sa katangian ng hinahanap ko po sa isang presidente. Nung kung po yan, 2016, nung tumatakbo po siya. Nung napanood ko po yung kwan niya, yung ads niya, ganyan. Napabilib po ko dyan sa pananalita niya. Aminin man ho natin o hindi, madami po siyang nagawa. Madami po siyang nagawa sa Pilipinas. Totoo po yan. Madami. Sa passport lang ho, ng kagaya kong OFW, malaking bagay po yun. Sobrang laking. Na dati, 5 years. 5 years lang ang expiration ng passport. Ngayon, ginawang 10 years. Ganun din po sa lisensya. Madami lang po kasing nagagalit dahil anti-Duterte po sila. Pero wala po yun. Mas marami po ang naniniwala kay Pangulong Duterte. So ngayon po, itong darating na 2022, May 9, suriin po natin.
ang ating iluluklok bilang presidente po ng Pilipinas. Kung ako po ang tatanungin ninyo, meron na po akong napili. At siguradong alam nyo po kung sino po itinutukoy ko. Si Apple Lakay, Bongbong Marcos po yan, mga lords. Naniniwala po ako sa kanya. Yahoo! Mga adhikain niya na pagmamalasakit sa Pilipinas, naniniwala po ako, mga lords. hindi naman po ako bata. Base po sa mga napapanood ko po sa mga interview, masasakit na salita, binibitawan po sa kanya ng mga media. Pero ano po yung mga sinusupli niya? Kundi ngiti. Ngiti. Wala pong paghihiganti. Pinababayaan niya lang po. Kasi alam niya po na wala po siyang ginagawang masama, ganyan. At alam niya po na mali po ang gumanti sa kapwa. Kaya pinapasadyos niya na lang po. Hindi ko po kayo hinikayat, mga lords, mga kababayan. Hindi ko po kayo hinikayat na iboto po si Bongbong Marcos. Sinasabi ko lang po kung ano po yung nasa sa loobin ko, kung ano po yung na-analyze ko po kay Apo Lakay, BBM. Ganun na ganun din po kasi yung nararamdaman ko nung kay Pangulong Duterte. Tumatakbo siya nung 2016. Ganun na ganun din po yung nararamdaman ko ngayon. Na alam ko po na uunlad po ang Pilipinas. Pamamalakad niya. Naniniwala po ako dyan, mga lords. Kaya sa darating po na halalan po sa Mayo, don't waste your time, mga lords. Don't waste your time and votes. Para po sa Pilipinas. Sa ikauunlad po. Nadala na po tayo sa mga nagdaang mga administrasyon bago po si Pangulong Duterte. Analyze na lang po natin, mga lords. Kung hindi po nanalo si Pangulong Duterte, laganap po yan. Laganap po ang mga krimen, ganyan, droga. Sa Pilipinas, rape sa mga minor de edad, lalong-lalo na sa mga build project. Hanggang ngayon po, baka hindi po nagawa yan. At ito pa, mga lords, kung hindi siya nanalo, meron pa ako napanood sa news. Isipin ninyo yan, ha? Laboratory ng droga. Nasa mismong piggery, nasa underground, doon sila nagluluto ng mga droga. Isipin niyo yung mga lords. O, diba? Asan na yung laboratory na yan? O, diba? Nawala. Nandahil kay Pangulong Duterte. Paano na lang kung hindi siya ang nanalo? Malamang sa alamang. Sigurado. Baga ultimo sa kulungan ng mga kambing, meron na rin laboratory ng droga. Kaya mag-isip tayo, mga lords. Mag-isip tayo. Iboto natin yung nararapat. Basta ako po, BBM na po ako. Period na po yun. Siya po ang iboboto ko. At kung kinakailangan ikampanya sa mga kaibigan, gagawin ko po yan. Sa pamilya ko po, surebol po yun eh. BBM po sila eh. So ayun, mga lords. Huwag po natin sayangin ang mga boto natin. Pero ito lang po, ha. Real talk din po to, mga lords. Real talk. Kung hindi dahil kay Pangulong Duterte, si Apo Lakay Ferdinand Marcos, malamang sa alamang, baka hanggang ngayon hindi pa nailibing si Pangulong Ferdinand Marcos
sa libingan ng mga bayani. Kaya malaking utang na loob po ng pamilya Marcos kay Pangulong Duterte, kundi po dahil sa kanya hindi po unti-unting nahimasmasan ang mga taong bayan. Hindi po sila mamumulat sa katotohanan. Iluklok po natin yung nararapat na maging presidente ng Pilipinas. Huwag na po tayo magpauto. Huwag na po tayo magpauto. Basta ako BBM. BBM ako. At ang vice presidente ko, si Sara Duterte. Naingayan niya tayo, namiminuit rito mga lods, umalis. Patay tayo dyan. So ayun mga lods, magkita-kita po tayo sa ating susunod na vlogs. Mag-ingat po kayong palagi. And comment below po kung sino po ang presidente ninyo. So maraming salamat po mga lods. Walang humpay na pasasalamat. And keep safe po sa ating lahat. God bless po.